Magandang araw mga kapatid! Ako nga po pala si Sister Justine. Itong nagdaang taon ng pandemya, ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay ang kanyang disiplina. Maaaring nagtataka kayo kasi kapag sinabing disiplina, madalas naririnig natin ay parusa para sa mga maling gawain. At walang sino man ang gusto ang salitang disiplina. Pero ang itong disiplina ng Panginoon ay iba sa alam natin. Ano nga ba ang disiplina? Nagmula sa salitang Latin na disiplina. Ang disiplina ay paraan, gabay o kaalaman ng isang tao, lalo na patungkol sa mga main issue moral. Saan ba natin madalas ginagawa o naririnig ang disiplina o pagdidisiplina? Halimbawa, sabi nila unang tinuturo ang pagdidisiplina sa bahay. Dinidisiplina tayo ng ating mga magulang. Kapag merong nakikita na hindi maganda sa ating ugali, agad tayo dinidisiplina. Sino nakaranas dyan na maging grounded dahil hindi sumunod sa oras ng pag-uwi? Yan, hindi pinahawak ng cellphone dahil ayaw maghugas ng plato. Ayan ang mga uri ng pagdidisiplina ng ating magulang upang sumunod tayo sa kanila. Pangalawa ay, kailangan nating sumunod sa pagdidisiplina ng ating paaralan. Pagsunod sa puro, mga alituntunin at patakaran. Halimbawa, sa simpleng pagkatapon ng sa tamang basurahan ay isang uri ng pagdidisiplina sa ating sarili na itinuturo sa atin ng ating paaralan. Na alam natin sa ating sarili na nakakalimot tayo mismo na disiplinahin ang ating mga sarili. Napapanahon ngayong pandemic, makikita kang may disiplina sa sarili kapag sumunod ka sa patakaran na lagi kang naka-face mask. Ayan, sa una, nahihirapan tayong sumunod sapagkat hindi ito ang ating nakasanayan. Lalo na kapag lalabas tayo, ay nakakalimutan natin suotin ito. Minsan naman, suot natin pero nakababa sa ating bibig. Pero dahil kailangan at nagpatupad ng gobyerno ng mandatory na ito, disiplina natin ang ating mga sarili sa pagsusuot ito hanggang sa tinatawag ngayon na new normal. Sabi sa salita ng Panginoon, Deuteronomy 8:5-6, itanim ninyo sa inyong isipan na kayo dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Ang pagdidisiplina ng Panginoon ay hinahalintulad sa pagdidisiplina ng ating ama o tatay ito sa ating sanlupa. Tayo dinidisiplina ng ating mga tatay upang maging mabuti at maayos. Ganon din ang ating Diyos Amang nasa langit. Ang pagtutulik niya sa atin ay hindi dahil sa galit, kundi sa kanyang pagmamahal sa atin. Pinapahintulatan ng Diyos ang mga paghihirap para sa mga oras ng pagtuturo. Pagtuturo na kailangan na magtiwala tayo sa kanya dahil sabi nga sa Job 5:17-18, mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. Ginagamot niya ang kanyang nasugatan at pinapagaling niya ang kanyang nasaktan. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Kaya ay tayong kanyang tinatama. Tinuturoan niya tayo at inaakay upang hindi maligaw. Kaya huwag kang magalit kung tayo ay dinidisiplina ng Panginoon. Sa halip, matuwa ka dahil tiyak na may matututunan ka. Ang Diyos ay dalisay, perpekto at maganda. Lagi niya tayong minamahal at lagi niyang iniisip ang pinakamabuti para sa atin, anuman ang ating gawin. Di tayo ilalagay kailan ng Panginoon kung saan tayo ay mapapahamak. Tanging dinidisiplina niya tayo sa kanyang paraan upang maisapakayos natin ang ating mga sarili bilang kanyang mga anak. Samahan niyo akong manalangin upang pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang pagdidisiplina sa atin. Hallelujah. Aming Diyos na nasa langit, kami nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, sa iyong pagdidisiplina, Panginoon. Patawarin mo kami kung kami nakakalimot, hindi sumusunod sa iyo, Lord Jesus. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na malaman namin kung ano ang tunay na pagdidisiplina ng isang ama, Panginoon. At Lord, sa pagbubukas ng taon na to, Lord Jesus, na patuloy kaming kumapit sa aming pananampalataya sa iyo, na maniwala kami sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, Panginoon, Lord Jesus. At Lord, dinadalangin ko na ibubuhos mo ang pagpapala sa lahat ng area ng aming buhay, Lord. Hindi namin malalagpasan ang taon na ito, Lord, na hindi ka namin kasama. Lahat ng ito, Lord, ay tinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
pagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Ako nga po pala si Sister Grace. Maraming salamat sa Panginoon at ilang araw na lamang ay sasalubungin na natin ang taong 2022. Marami man ang hindi magandang pangyayari ngayong taon na ito, ngunit mas nangingibabaw pa rin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya papuri sa ating Diyos na dakila. At ang isa po sa aking ipagpapasalamat sa ating Panginoon ay ang aking karamdaman na hyperthyroidism. Siguro po marami ang nagtataka kung bakit yun ang aking pinagpapasalamat sa ating Panginoon. Tama po ang inyong narinig. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa aking karamdaman. Dahil dito, tinuruan ako ng ating Panginoon na magtiwala sa kanyang kapangyarihan na kaya niya akong pagalingin sa aking karamdaman na ito. Pangalawa, tinuruan din ako ng Panginoon na maghintay sa kanyang takdang panahon kung kailan niya ako pagagaling. At ang pangatlo, tinuruan ako ng ating Panginoon na sumunod sa kanyang mga plano para sa aking buhay. Nananampalataya ako sa kaparaanan at proseso ng ating Panginoon sa aking pagaling. Sabi nga ng ating Panginoon sa Isaiah 55 verse 8, ang pag-iisip ko ay hindi niyo pag-iisip at ang aking kaparaanan ay hindi niyo kaparaanan. Tama po yun. Minsan meron tayong mga panalangin o hinihiling sa ating Panginoon na hindi niya agad ibinibigay sa atin. Dahil dito, tinuturuan niya tayo na maghintay sa kanyang takdang panahon kung kailan niya ito ibibigay sa atin. Sa mga taong may karamdaman tulad ko, hindi madali ang ating pinagdaraanan at hindi din napakadali sa atin na maghintay para sa ating kagalingan. Ngunit dahil dito, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na manampalataya at magtiwala sa kanyang kakayahan. Sa ating mga prayer request, may tatlong tugon ng ating Panginoon. Maaari itong yes, maaari itong no, at kung minsan sasabihin ng Panginoon, wait ka lang anak. May mga takdang panahon na itinalaga sa bawat isa ang ating Diyos Ama. At habang tayo ay naghihintay sa kanyang kasagutan, ang ating mga dasal at panalangin, matuto tayong magtiwala dahil alam natin na lahat ng plano ng ating Panginoon ay para sa ating ikabubuti. Hindi man sa ngayon ibigay ang ating kahilingan o hindi man ngayon sagutin ng ating Panginoon ang ating mga dasal, matuto tayong magtiwala sa Kanya. Meron mang mga delays, ang importante, magpatuloy tayo at magtiwala at maglingkod sa ating Panginoon. At sa bandang huli, makikita natin ang resulta ng ating paghihintay. Sabi sa salita ng ating Panginoon sa Santiago chapter 5 verse 15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Amen. Palalakasin niya muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya ng ating Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Amen. Salamat sa Panginoon dahil hindi naging hadlang ang aking karamdaman upang maglingkod sa Kanya at tapusin ang aking takbuhin. At habang ako ay naghihintay sa aking pagaling, lagi kong pinanghahawakan ang Kanyang salita sa Isaiah 53 verse 5. By His stripes, we are healed. Amen. Salamat sa Panginoon sa karamdamang ito. Dahil dito, pinanghahawakan ko lahat ng Kanyang pangako sa aking buhay. At habang ako ay naghihintay sa Kanyang kasagutan, magpapatuloy akong magsilbi para sa Kanyang kaharian. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan at pinadakila. Maraming salamat po sa kalakasan, kagalingan at proteksyon na lagi mong ibinibigay sa iyong mga anak. Lord, ipuri mo po at pagalingin ang mga taong nakaratay ngayon sa panig ng karamdaman na dumaranas ng manitig pag-ihirap sa kanilang katawan at isipan. Pagalingin niyo po kami mula ulo hanggang talampakan at lukuban niyo po kami ng iyong banal na dugo at proteksyonan sa anumang gawa ng kaaway. Ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling.
Kung paano ka nagpagaling 2,000 taon na ang nakararaan, ay ganoong kapangyarihan pa rin ang aming masasaksihan. Kung paano ang 4 na araw ng patay na si Lazarus ay iyong binuhay, ganoon din ang mga pilay na nakalakad, ang mga ketong ng iyong pinagaling, ang mga bulag na nakakita, at ang mga pipi na nakapagsalita. Ganoon din, Panginoon, ang kapangyarihan ng aming masasaksihan ngayon sa mga taong dumaranas ngayon ng karamdaman. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalingan, sa pag-iingat, at sa proteksyon na iyong binibigay sa amin. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa iyo lamang, Ama, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord.
mapagpalang araw mga kapatid. Ako po si Mami Daading ng Wow Ministry. Narito, nagpapasalamat sa Panginoon sa mga pagkakataon na ipinagkaloob niya sa atin. Dahil sa pandemic, iba't ibang klase ng pagsubok ang naranasan. Nagsara yung mga negosyo, nagtanggalan sa mga trabaho, pumanaw yung mga mahal natin sa buhay. Nag-aalala rin tayo sa ating mga bayarin. Ay dagdag pa rito, maraming mga pamilya ang nasira ang kanilang pagkasamahan dahil sa kahirapan. Sa lahat ng ito, nawala yung atensyon natin sa mga makalangit na gawain. At ipinagpalit ito sa paghahanap ng makakain. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang pangako na pinangahawakan ko at hindi ako natinag. Ano mang pagsubok ang dinanas. Patuloy na kung pasasalamatan siya na hindi nagpabaya sa akin, sa pamilya at sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Sabi nga ng James 1:12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Kaya salamat sa Panginoon sa katatagan na ipinagkaloob niyo sa akin o perseverance na sa kabila ng mga naranasan kong ito, narito ako na kahit ganito na nga yung edad ko, hindi ako tumigil sa paglilingkod sa kanya. Sa katatagan na kahit na ano bang klase ng pagsubok niyang nandyan, naririto pa rin ako patuloy na maglilingkod at maglilingkod hanggang sa kanyang pagdating. At patuloy ko rin papasalamatan ng Panginoon kasi inaayos niya ako, patuloy na inaayos. Salamat sa kanyang presensya at sa banal na Espiritu na patuloy na gumagabay at nangunguna sa akin upang magawa ang lahat na ito. Kaya manalangin tayo, ipanalangin natin ang bawat isa para sa katatagan na ipagkakaloob ng Panginoon sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong pangako na kami pinasimulan mo sa amin ay tatapusin mo hanggang sa iyong pagdarating. Salamat po sa katatagan na ipinagkakaloob mo, lalo na po sa aking kalagayan sa ngayon. Salamat na anumang pagsubok ko ang aking daranasin sa mga hinaharap, patuloy mo akong sasamahan. Magiging matataga ko hanggang sa ikaw ay dumating at matanggap ang pangako na ibinigay mo sa aming lahat. Maraming salamat muli Panginoon sa oras na ito. Tinataas ang lahat ng mga papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
aming mabigat ay dapat nang inisipin. Taliguan na natin pagkakasala bumitigil sa atin. Si Jesus ang siyang magbibigay. Tatapo, tatapusin at tapuhin ko. Iruto ng aking mata sa'yo, Panginoon. Buong tiyaga ang magpapatuloy hanggang dulo. Tatapo, tatapusin at tapuhin ko. Tatapo, buo. Ang buhay ni Kristo, maging tulad niya, ang layunin ko sa mundo. Hindi siya sumuko, siya ay nagbigis para sa kaligtasan ko. Sa'yo, Panginoon, kung siya ang magpapatuloy hanggang dulo, tatakbo, tatapusin at tapuhin ko. Tatakbo, tatapusin at tapuhin ko. Itutuon ang aking mata sa'yo, Panginoon, kung siya ang magpapatuloy hanggang dulo, tatakbo, tatapusin at tapuhin ko. Tatakbo, tatapusin at tapuhin ko.